Miho Nishida, may pribadong buhay na sa Japan. Balik Japan na si Miho Nishida dahil sa pandemya. The hottest news. The latest updates. This is Push Daily. 2015 ang tanghaling big winner ng Pinoy Big Brother 737 ang aktres na si Miho Nishida. Sa loob ng bahay ay naging malapit siya sa kapwa housemate na si Tommy Esguerra, na naging ka-love team rin niya sa kanilang paglabas. Naging miyembro rin siya ng grupong Girl Trends at pumasok sa showbiz ng ilang taon kung saan nakasama siya sa ilang palabas sa telebisyon at pelikula. Ngunit nang nagkaroon ng pandemya, nag-decision siyang iwan ang career sa Pilipinas at lumipad patungong Japan. Nag-decide ako bumalik ng Japan dahil nagkaroon ng lockdown. Tapos inisip ko parang wala kaming taping, wala lahat kasi nga dahil sa virus, paliwanag ni Miho. So parang naisipan ko na since Japanese citizen naman ako, umuwi muna ako dito sa bansa ko sa Japan para magtrabaho. Sa Japan na lumaki si Miho. 2 years old pa lang siya nang dalin siya ng kanyang ina sa Japan. Kaya iyon na rin ang itinuturing niyang tahanan niya. Kaya ang inisip ko wala naman mangyayari sa bahay, nakatenga. Safe nga pero wala naman tayong kakainin, so inisip ko talagang umuwi ako, dagdag pa niya. Isinama rin niya ang anak na si Aimee sa Japan. Gaya ng kanyang ina ay solo rin niyang itinaguyod at pinapalaki ang anak. Dahil matagal-tagal rin sa Pilipinas si Aimee, aminado si Miho na mas malaki ang adjustment para sa anak niya. Okay naman siya, malaki na siya, 11 years old na siya. Tapos ngayon, nag-i-start na ulit siya sa pag-study niya, balita ni Miho. Medyo naguguluhan lang siya kasi mga English at Tagalog yun dyan, tapos iba yung itinuturo dito. Malaki yung adjustment sa kanya. Bagamat sa Japan talaga siya lumaki, aminado si Miho na maging siya ay kinailangan rin niyang mag-adjust. Kahit bansa ko to, syempre parang naninibago ako kasi 5 years din ako sa Pilipinas nag-aartista, paliwanag niya. Kumbaga talaga nanibago ako sa buhay ko na nag-work ako na parang normal na tao. Kasalukuyan nagtatrabaho si Miho sa isang aesthetic salon. Ang ginagawa ko ay nagpapaganda ako ng tao, kwento ni Miho tungkol sa kaniyang trabaho. Like tayong mga babae, tinutubuan tayo ng buhok sa kilikili. Ang ginagawa ko doon ay para siyang waxing pero ang maganda doon, hindi na siya tutubuan ng buhok. Para hindi na siya mag-shave. Gumagawa din kami ng pampapayat, kumbaga gumagamit kami ng machine para pumayat, dagdag pa niya. Sa 2 taon nila sa Japan ay nakasettle down na naman si Miho. Ibinahagi rin niya na may karelasyon na rin siya doon. Yes, meron. Ano lang siya, ordinaryong tao, non-showbiz, and ang work niya is businessman. Pag-amin niya. Gusto pa rin naman ni Miho na magka-project, pero ngayon ay mas nag-mature na ang pananaw niya sa buhay. Pansin ni Miho na marami na talaga nagbago sa kanya simula nang bumalik siya sa Japan. Parang ang laki ng pinagbago sa akin. Parang dati iniisip ko lang na hanggang ngayon naman, gusto ko magka-project at gusto ko magka-work. Kumbaga work lang ang iniisip ko, kwento niya. Pero ang nangyari nitong pandemic, parang naging mature din yung pag-iisip ko dahil kinaya ko na yung lumipat ng bansa sa pandemic na hindi ko alam kung saan ako mag-i-start. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.